Okay. Okay, welcome again, and let's also welcome Sister Faith to open us in prayer. Sige po. Let us be in the presence of our Lord Jesus. Heavenly Father, we thank you, we honor you, we give you praise. Father God, salamat po, Panginoon, ngayong gabing ito, Panginoon, at umaga sa Pilipinas, Panginoon, salamat at binigyan niyo po ulit kami ng opportunity, Father God, para mag-aral ng salita mo, Father God. Lord, bago po kami mag-continue, nagpapakumbaba po kami, Father God, at humihingi po kami, Father God, ng forgiveness sa inyo, Panginoon, sa mga nagawa namin kasalanan. Nasabi namin, Father God, na hindi ka lugod-lugod sa iyo sa mga bagay, Father God, na hindi namin ginawa, Panginoon. Patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami to the blood of your Son, Jesus Christ, our Savior, Panginoon. Though our sin is scarlet as red, Panginoon, we know that through the blood of Jesus Christ, we will be white as snow, Panginoon. Salamat po, Amen. Father God. Holy Father, we ask, Panginoon, the guidance of the Holy Spirit as we study your word, Father God. Give us wisdom and understanding, Panginoon, and enlighten our hearts and mind, Panginoon, sa mga matututunan namin ngayong gabi, Panginoon. We ask, Panginoon, also hide Pastor June, Panginoon, as he leads, Panginoon, our Bible study tonight, Panginoon. And salamat po, Panginoon, sa buhay niya, Father God. Patuloy niyo po siyang ginagamit, Panginoon, sa kalagitnaan namin sa JCM Ajman, Panginoon. We speak blessing sa buhay niya and sa family niya, Father God. Salamat po, Father God. We honor you. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. So let us proceed with the speak. Hindi ko siya tinignan nung inedit na. Okay lang po, Pastor. Okay. Sige po. Ang speak po natin is sa 2 Chronicles 16:9. Bali, background po, yan po yung kay King Asa po na yung na nabanggit mo na yan last time, Pastor, yung parang nakipag-deal siya sa isang king na nakukunin niya lahat ng silver and gold dun sa temple of God. Tapos yung sa pinaka verse 9 po, for the eyes of, nagkaroon po siya ng disobedience doon, kumbaga hindi siya nag-trust kay God, bago niya po sinabi to ng for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to give a strong support to those whose heart is blameless toward Him. You have done foolishly in this, for from now on you will have wars. Ito yung sinabi Lord ni Lord sa kay King Asa dahil sa disobedience niya. Yung susunod na mga araw and wala na po yung peace, mayroon na siyang palaging war. Sa sin to forsake po, ang literal po nakalagay dyan, yung foolishness na hindi siya nag-obey. Figurative, wala po akong nakita. Sa implied naman po is yung not supporting blameless heart, yung not having blameless heart then, at saka yung following our own will without God's provision and guidance. Yun po, baka may gusto kayong idagdag, Pastor, or Ate Josie, or Badet. Sa minister, Sergio, umaga na daw. Okay. Okay. Let's proceed to the next one. Okay. Ate, umaga daw. Okay. Yes. Yung promise is to proclaim naman po, nakalagay din po dyan yung eyes of the Lord run through and fro to the earth and give support to those heart is blameless. Nilagay ko po kasi yung eyes of the Lord run to and pwede sabihin, nakikita niya po tayo everywhere. Sabi nga po, makikita niyo rin sa dulo na He is omnipresence. And sa implied naman po, peace throughout the land. If we obey. So walang mintis kay Lord. Apo, lahat. Lahat. And then, kita sa example, to emulate naman po, yung supporting blameless heart, nandiyan din po siya. Sa implied naman po, trusting God's will, reliance upon the Lord, and fully committed heart. Okay, so yung supporting blameless heart, on the part of, parang partly promised pa din siya, no? Yep. Okay, so partly promised from God, that they are going to receive support from God as long as the condition of the heart is blameless. Another thing I believe
we can add dun sa implied aspect dito is yung walking blamelessly, na yung ano ba, yung conscious ka about your actions. If you're a leader, you're conscious about how you are governing. If you're teaching, you are conscious about how you are teaching, especially teachers, because in the last days, you will be accountable double portions of the things that you are teaching. Kaya hindi, sabi nga, hindi lahat ay tinawag to become such a teacher, kasi nga yung malaki ang responsibility nila. So yung to walk a life blamelessly, I believe kailangang i-add din po natin sa ating imply dito sa example na ito. Okay. Ayan, attitude to adapt. Supporting blameless heart po, na nakalagay naman po siya dyan. And then sa implied, we should always pray for God's will. We should always rely in God's word. We should always read the Bible. Kasi nga po, paano natin marirely yung God's word kung hindi magbabasa or makikinig ng preaching? And we should always be aware of God's presence every time. And another thing siguro yung umatras tayo ng konti doon sa scene. Nakita niyo ba yung ano doon, yung kung titingnan natin ang showmanship yata ito nung ano, yung na, you have done foolishly in this. Yung pinakita niya yung wealth niya, parang it's a showmanship of pride. Okay. Going back dito, attitude to adapt. Okay. Blameless heart. Dapat talagang i-achieve natin yan, na kasi this time all this time around may maibi-blame pa din sa atin ang tao minsan or most of the time ba, pero dapat in a diminishing aspect na yan, yung pagiging yung may nabi-blame sa atin yung tao. So dapat diminishing aspect na yan, nire-refine na yan ni Lord at this point in time sa buhay natin. Okay, let's go now to knowledge. Ayan po. Knowledge to or principle to live by. Isa po yung trust sa Proverbs 3, 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. And then, nakalagay din po yung our Lord God is omnipresence. Makikita po yun sa Psalms 39, He is the creator of heavens and the earth. And so, He is in every location. He is also the creator of time, the one without beginning or the end. So, He can be present in the world since its creation, and there will never be a time from which He is absent. At saka yung isa pa po is pray without ceasing. Ah, okay. Baka may idadagdag okay pa po. So dadagdagan natin ng konti lang yung idea na since the Lord's eyes run through and through throughout the whole earth. So in that very essence, wala talaga tayong maitatago sa Panginoon. So as a believer, we should walk honestly. I mean, we should live honestly. Kasi wala tayong maitatago sa Panginoon, wala tayong maililihim sa Kanya. Kaya if you wanted to become like a blameless person, then we have to walk with all due honesty here on earth while still alive. Unless may idadagdag ang mga kapatid natin bago tayo mag-umpisa sa ating pag-quiz ni Mayor. Well, actually, Pastor, katulad nitong yung ano niya, yung last phrase niya, you have done foolishly in this. Kasi totoo naman talaga to, no, na minsan pagka gumagawa tayo ng kasalanan, as if akala natin talaga kahit na Christians tayo, minsan meron tayong mga sins na ano eh, na talagang sinasadya natin, na alam natin, aware tayo, but still sinasadya. Di ba? Na ano, na parang akala natin, although
parang hindi natin, although alam natin na nandiyan siya, pero during that time, parang alam na, parang hindi natin, ano, minsan ganoon, yung bigla kang, ano, then doon mo marirealize na, yun nga, nagkamali ka, nagkasala ka. It's a reminder for us na talagang walang naliningid sa Panginoon. Lahat ay alam niya. Alam niya. And kasi pwede din yun, yung knowledge and principles to live by, walang nalilingid sa Panginoon. Alam niya lahat. Actually, there are two things that you can see this verse in a positive way or in a negative way. Kung gumagawa ka ng kasalanan, di ba? Nakita nito. Problema to. Pero kung gumagawa ka ng kabutihan, so maganda din sa iyo to dahil alam mo na Yes. No, nakikita ka. Si Lord ang witness. Oo, si Lord ang witness. Kasi yung iba pa pati ay nagsasabi, diba, pag on top of their anger, na saksi ko ang Diyos sa sinasabing ganun, no? Ginagamit nila yung pangalan ng Diyos to justify themselves na Diyos wala ko. silang kasalanan. Saksi ko ang Diyos, mga ganyan. Yung sinasabing As ginagamit si God is God. my witness. God daw is my witness. Okay. Sana naman totoo. I mean, true to the word itself. Huwag lang Siguro gamitin you yung can ano, you pangalan can ng Diyos in vain. siguro balitarin mo yun, Pastor, di ba? God really witness everything. Kaya God is my witness. God really witnesses everything. Ako ang take ko dito, ano eh, yung sinabi nga dito ng, kasi, di ba sabi niya, for the eyes of the Lord unto and fro, you have done foolishly in this. Siguro tayo, natatawag lang naman tayong foolish in the eyes of the Lord when we disobey or we do something that He doesn't like. Di ba? Yun yung nakikita ko na ano, na minsan yun ang pinakamahirap eh, di ba? Obedience. Sabi nga, ano eh, yung mahirap sumunod. And there are things na, ano to, na pwede mong sundin, pero yung mga pinagagawa ng Panginoon, minsan, ano, ang hirap. Di ba, ganyan din nangyari kay Achan, di ba? Yung, ano, sa time ni Joshua, na ang sabi din sa kanila, yung magiging kalaban natin, yung mga precious stones, di ba? Kailang i-concentrate mo sa Panginoon. Pero ang ginawa ni Achan, di ba, tinago niya sa lupa. Di ba? Pero hindi rin na itago dahil hindi nalingit sa Panginoon. Minsan, siguro ang gustong tukoyin ni Tito Ibig is, sa kasalanan is, sometimes we know it is a sin, but our excuse in a mind na, hindi naman siguro ano to, hindi naman siguro to ganun kagrabe. Kasi you will only see the repercussion, di ba? Kapag ano na eh, pag dumating na yung puntong kaya, siguro nagkaganito kasi ano, yung, minsan ano tayo eh, very careless sa ginagawa natin. Kasi if you have the Holy Spirit, immediately, i-review ka ng Panginoon, ng ano eh, ng banal na espiritu na wag, di ba? Kaya nga, di ba, sabi ng ganyan, but sometimes God speaks to you in the stillness of the voice. Kung baga sa wala ka And talagang malinig. our attitude towards it, especially if there is a correction that is going to be revealed unto each and every one of us, hindi kagaya ng mga Sadducees at saka ng mga Pharisees that stood in their clothing saying there's or having a propaganda of their self-righteousness. Because in that sense, you will never really attain the blameless state in you if you keep on denying the existence of sin. Kasi ang dami pa nating i-deal sa mga sarili natin. Ang dami pang kailangan talagang baguhin ni Lord sa mga pag-uugali natin. Kasi minsan, ano yan eh, nag-friction yan. Ang mga nagtitrigger ang mga tendencies to commit sins, especially yung anger natin, yung patience natin, natitrigger yan most of the time. Exactly. So, ang mga bagay na yan, kapag tayo dinideal ni Lord, dapat
iwasan natin yung pagiging Pharisee or pagiging yung mga Sadducees that Correct. display their holiness by way of the Yeah. external man, external aspect of their lives. Hindi po pwede. Right. Okay. So tayo mag-exam na at Exam yun. na sa Department of Education Sa bago Department of mapagtanggap si Sarah. Education. Oo. Oo, kasi mag-asynchronous. Correct. Ayan. Asynchronous. Si Kampal nag-asynchronous assignment sila nasa room. Okay po. Ay, o oh, sige. Ako, pipindutin ko na, Sir Fea, ikaw magbabasa. Ito, no problem. Okay. Okay. Number one, whose son was Joshua? A. Ah, okay. B. Again, hindi pa na alam. Nako. Di talma. Sinasabi ko sa inyo. Nako. Batid ikaw. Oh, letter C. Letter C. Sinun. Sinan. Sinun, sinan. Asawa ni priest. Oo, asawa ni priest. Sige po, pasok pa okay. Kayo. Tama. Number C. Two, okay. The Lord told Joshua he would give him the land as he had promised blank. A. The forefathers. B. Joseph. C. Moses. D. Moses, Aaron, and Miriam. Letter A. Nakakita po yan sa letter ano? A. Siyempre. Ate, literal la. Joshua literal. 1:3. Letter A. Letter A. Forefathers. Ah, hindi, pastor. Literal bakit? Yan, pastor. Moses. Oo, si Moses. Si Moses ang pinangalan. Ah, okay. Ah, okay. Si Oh, kasi successor pala siya ni Moses, no? Yes, correct. Po. Buti na lang, buti na lang negotiable. Buti na lang negotiable ang ano, ang letter C. Yes, po, letter buti, C. Kasi dito sa Joshua, sinasabi niya kung ano yung pinangako niya kay Moses. But later meron siya sinasabi na yung pinangako ko sa inyong mga forefathers, which is ano, yung mga namatay sa wilderness. O, di ba? Ah, aray okay. Po, paliit ng paliit, ha? Sige. Number three, no one would be able to stand against Joshua because makikita po yan sa Joshua 1:5, letter A. God would be with Joshua as he was with Moses. B. Israel was now more numerous than the nations in the land. C. God's angel would give them victory. Or D. The people in the land would fear and scatter. Letter A siyempre, ako. Siyempre. Letter A. Simple. Agree? Agree? Agree. Oh, agree. Press. Oh, yun. Nagpumunta na. Number four. Four. Joshua was to do what on the book of the law day and night. Ano daw pong gagawin dun sa book of law day and night? Ay, talagang tinagalog, ha? Parang hindi nakakaintindi talaga ng repeat English. Repeat it, mga... not turn from it, meditate on it, remember it. Baka meditate, naman mamatipa. Diba? Yes. Yes, sa ibang salin, keep it on his mouth, di ba? Yes po. Sa ibang meditate. Salin, King James yes. Mouth. Mouth. Correct. Sa King James, keep meditate. It on his mouth. Yes po. Yes, meditate. Pastor. Okay, meditate. Number po. Five. Sa mga Bisaya, meditate. Whoever did not obey Joshua's command would be? Ay, siyempre. Ala, put to death. Of course. Put to death. Put to death. Put to death yan. Ora-orada, death penalty. Oo. Walang stoning. Kasi grabe na, 40 years na kaya sila paulit-ulit na nililecture. Oo. Diba? Na, 40 na, years pasensya. Na. Correct. Oo, diba? Grabe naman siguro. Namatay na nga yung unang generation. Ang ganda o bago naman na naman na D. generation. Nakita niyo ano sagot? Forced to draw water and chop food. O, diba? Para lang na para lang na... Para na nandiligaw. The military service. Correct. Number six. Sa Joshua, Number Joshua six. Chapter okay. 2 na po tayo. What did Joshua do secretly before they crossed the Jordan? Gathered priests, prayer, trained his soldiers. Letter D ako. Letter D. Yes. Yes. Sent out spies. Yes, of course. Okay. Okay. Did we, mayroon kayo na ba, mayroon kayo nabasa na, na sino yung dalawang spies na sinin? Diba si, Yung false. Diba si si Caleb, tsaka, ay, hindi. Hindi. Parang hindi ko nabasa kung sino. Hindi na nabasa, no? Pero sa, sa
sa Hebrew commentary, they identified it as Phinehas the priest and Caleb. Si Pinehas yung nag-ano ng spear. Oo, Yes. Okay. Yes, yun yung ano, yung identification. Okay, next. From where did Joshua send out spies? Sa ibang version po hindi nakalagay yan, pero sa New King James version nakalagay. Letter B ako. Letter B, Shittim. Di ba doon din sila nagpahinga after they crossed the Jordan River? Yes. Oo, tapos, Shittim. Shittim yan. Pero sa ibang version, Pastor, walang nakalagay. Kaya nga, kaya na binasa ko yung ano. Binasa ko yung NIV sa King James kanina. Yung sa NIV, walang nakalagay. Number 8. What was Rahab's dream? Pag yan, hindi pa alam. Letter ano? Letter C. Yes. Padet, ba't di ka nasagot? Prostitute, sabi ko. Amay na. Okay. Number 9. Okay. Rahab told the spies all of the following except she knew the Lord had given them this land. She had heard how the Lord dried up the Red Sea. She had heard how Israel had defeated Sihon and she had heard what Israel did to Balaam and Bilam. No. Hindi niya kilala letter si D. Hindi niya kilala yung nangyari kay Balaam. Letter D ako, letter D. Tama, letter D po. At least panghuli siya eh, kaya accept na eh, panghuli yan eh. Number 10. The spies told Joshua that the Lord was giving the land to them because A, the land, the people were unable to defend themselves. B, the people were melting in fear. Letter, para silang eyes. The spies told Joshua that the Lord was giving the land to them because letter B. Parang iba siya sa King James sa atin. Ano yan? Sa King James kasi ang nakalagay doon, di ba yung iba. Ano? Oo, ibang nakalagay doon. Hindi siya King James. Letter B. Correct. Letter B ako, B. Letter B siya. Yes. Melting in fear. Pero may King James na yung tao. Di ba? Ano yung mga, sino yung mga tao na ano? I think it was alin? The Amorites, yung sinabi na the ano, nag-melt ng faith nung ano, doon sa when they heard yung si Og saka si ano si Bashan ba yun, sila yung mga na ano, natunaw sa takot. And then parang yung ano, yun yung strategy ni Lord na before they enter the promised land, there was already the people there were already terrorized in fear. That is why they can't even defend themselves and they lost courage anymore to fight. Pasto. Kailangan mag-explain talaga. Sabi na, kailangan mag-explain. Ano ka na, may pre, ano ka na naman. Oo. May ano yan, may pre. May sagot na naman. Pre na naman. Number 11. Who carried the Ark of Covenant across the Jordan? Baka magkamali pa kayo mo. Joshua. The priest. The priest, syempre. Wala namang iba. Sa King James po ang nakalagay, the Levitical priest. Levitical priest. Pero there's still the priest. Tapos, sa iba naman po, walang nakalagay na yata na Levitical, parang priest lang. Priest lang. Kaya priest lang ako. Priest. Priest lang. Iba na ang kulay niya. Ano hindi na? Ko napalitan ang kulay. Ano na, number 12. Okay. The Lord told Joshua that as they crossed the Jordan, Israel would know what? God was ruler over all. God controlled both water and the dry land. There is no other God but the Lord. God was with Joshua as he had been with Moses. Letter pareho D. Pareho lang ang A at saka C. Yeah, Israel would kasi know sa, what sa King James, cross. Israel would know kasi doon pinakita ni Lord kung gaano siya ka-powerful. Kasi di ba nung sinabi ng Panginoon na, tigil, huwag muna kayong tatawid. Tigil lang. Tapos biglang nag-dry, di ba? Kasi yung idea ko, okay, yung idea yata nito, anong event to Sister Fed? Nag-cross na sila no, or about to cross pa lang? About to cross pa lang. Pas- about to cross pa lang, as they cross, as they cross.
sa Jordan. Kasi sa King James nakalagay doon, ano eh, to show the people of Israel how powerful or how mighty the Lord is, na kaya niyang patigilin. Kasi di ba yung River Jordan, may tubig yung galing sa taas eh. Pati yung nasa Current. taas, Pero I tumigil, think di ba? before that pa yan. Before yan. Kaya Okay, hindi I think this magpagano is, kung... No, this is like a vindication of Joshua na kasi maybe the people have doubts if God is going to be with Pwede Joshua. rin D, yes. Letter D As he had yata been with yan. Moses. Oo, mukhang letter D. But just to show. The Israel Oo. would know na the same Yes, anointing correct. Yes, which God had meron given to din. Moses, so with Joshua. Are you Oo. agreeing, Quiz Master? Agree, yes, agree. Agree po. Letter D. Yes, letter D. Correct. Yes, tama. Oh, kailangan talaga mag-ano muna. I-delay Explain muna yung muna. pag-press. Ako man ang taga-press. Pag hindi sure sa answer. Number 13. Who Okay. was to go and stand in the middle of the Jordan? Ala, the priest Joshua, din. the elders, the priest Oo, the priest carrying the ark. Oo, Yan yung sa sinabi. middle sila. Tigil. Oo, oo. tigil muna. Pero Tigil. ano ah, pero considering na ano ang distance dapat ng congregation 1,000 2,000 yards. cubits. Yes. 2,000 May cubits distance sila. Hindi sila Pastor, pwede 1,000 lumapit. yards, 1,000 something ganun. So ibig sabihin the area to which they are crossing may designated na doon sa middle and then they have to ano, medyo malayo pa din sila doon sa mga priest. May Opo. distance pa din. Or ano Yes. lang yun, yung parang beginning lang ng parade. Kasi sa Hindi po. beginning of parade, there was an instruction na 2,000 cubits ang distance. Tama? Alam ko pa. So, may distance sila eh. Nung, Hindi sila o nung malapit sa parade, market. O Hindi sila pero pwede. nung nasa middle na sila ng Jordan River, will it still applies? Pero kung gano'n ang instruction, it will still apply. Siguro hindi lang talaga sila malapit nga doon So, sa baka nga Ark of the Covenant kasi may distance sila dun sa pagdaan may nila. distance talaga. Kasi pag, di ba Okay. Pastor, pag lumapit sa Ark, mamamatay sila pag Wala, kayo. mamamatay talaga. Especially, Okay. But they have to have a considerable distance. Yung 2,000 cubits. Anong sinabi sa ibang translation? Yard? 1,000, hindi ko matandaan pa. Pero po. Oh, may nakalagay. Sa ibang ano ate, 8,000 something. Ibang salin. Baka ano na yun, converted. Kasi if you're going to convert 2,000 cubits, mga 900 meters, ang layo. Malayo yun. Sobrang layo. Almost 1 kilometer yata. Ayan, may letter E ate. Number 14, as they were about to cross the Jordan, Joshua listed all the following people's groups that God was driving out of the land except Moabites, diba, Canaanites, Amorites. Ayaw ipagalaw yung ano, yung mga Amorites. Yun ang ano, kasi yun ang alam ko. Ang letter E ba, Jebusites? Yes. Apo, Jebusites. Moabites. Ah, Moabites. Moabites. Ate, ayaw palitan sagot mo. Moabites kasi nakalagay nga doon mayroon ngang Gergesites, 'di ba? Perizzites. Apo, apo, may Moabites wala doon. Oo. Wala po. Walang Moabites. Ah. Akala mo, Pastor, ayaw pagalaw ni ano nung ano, yung mga Amorites later on pinaano niya rin. Hindi, they already have nila yan? No. Hindi, itong mga taong ito, according to the scripture, their sin already have reached the heavens. Kaya okay. Nga, they are already being given to the Israelites to impose judgment already. That is why when they have to make war among these nations, total annihilation na talaga kasi tukdulan na ang kanilang kasalanan. And then, okay. If you're going to consider ang mga Moabites, galing sila kay Lot, di ba? Okay. Tapos, when they also enter the promised land, they cross the plains of Moab. And at some point, ano naman, parang siguro may mga arrangement din sila. Siguro. Alamin na lang natin later. Okay, ako na pala. Number 15. What time of the year is the Jordan at flood stage?
Huh? In the winter, in Harvest. the summer, at the time of harvest or planting. What time of the year is the Harvest. Jordan? What Harvest. Letter time of the C. year is the Jordan at flood stage? Oh, Yeah, so harvest time. At the harvest time. hindi ko Kaya nga nabasa to. kumaisa ng corn. Kumaisa ng corn. Ang alam ko yun, Pastor, dun, nung kumain sila ng corn, doon na tumigil yung pagdating ng mana sa kanila. Ate, yan yung Diba? time Hindi na ano, yan. Nakapag-harvest na sila. harvest Opo, yan yung harvest time na na siya. yan. Oo, yan yung At time saka na yan. ano, at saka ano, kumanta sila ng Great is Thy Faithfulness dito. Sabi, summer Saka and tumigil na winter, yung ano yung mana, supply ng corn. springtime Oo, yun nga, and tumigil yung supply ng mana harvest. kasi nakakain na sila dun sa ano, sa harvest nila. Ah, okay. Kumain Yan ang nga sila ng, at the time of the kumanta harvest. nga sila ng ano, kumain, kumanta nga sila ng Great is Thy Faithfulness. Okay. Letter C. Next. After the Israelites had crossed the Jordan, what did the Lord tell Joshua to do? After Nakuha, choose 12 men, one from each tribe, set up an altar and idol, raise his hands over the river Jordan, have the Israelites fulfill the altar. Yung Letter pagkatapos, A. yung pagkatapos niya po. Letter A, choose 12. Di ba yung, Ah, itong 12 saglit, men ito, saglit, may saglit. mga bato rin? Opo. After ng Saglit, bato, ano pag... ay, hindi muna, just, basta. Nag-choose muna ng 12 men? Choose muna sila. No, Tapos after 12 men, okay. Oo. Di So, ba may kanya-kanyang bato eto, yung silang dala? yes po. Yes po. Mm-mm. Pero magpipili muna siya ng 12. Oh, letter A ang sagot. Letter A Letter nga. A ang sagot. Magpili muna. Now, ang question dito is that, di ba yung meron kayong nabasa na yung priest na natili sa gitna, tama? Apo. And Yes. then, Tumigil. naglagay din sila ng bato doon. Yes po. Yes. Nagbato Na din 12 sila men. As a sign So parang na as a lumaki. sign Later on, na... si Joshua din naglagay ng ano, ng bato. Oo. Naglagay din si Joshua ng bato. And then later on, yung 12, nagdala din sila ng iisang bato to represent each Iisang bato. tribe. Tapos Yes sinet up nila sa Gilgal. Yes po. Tama. So, yes. Kung based sa history, maaaring kung nanatili yung bato doon, kasi sabing to this day, must have been na nandun pa yung bato kasi malalaki Oo, yung as a bato eh. monument, di ba? Mm-mm. Oo. Kaya Sabi lang baka doon, ano, natabunan na what was the overtime. word? What was the word na ginamit? This stands as a monument for the Lord has, ano sabi niya? Yeah, Relay or ano yung for word? Exit. when we cross the Jordan, May ginamit siyang ano word the eh. Para daw maipakita na yan yung katulad din ng ginawa niya sa ano, so for the ah Israelites yes from Egypt, di ba? Parang ay, yes nakalimutan ko yung word. Hanapin ko. Ibawal pa kasi tumingin sa cellphone. Number Number 17. 17. What were the 12 men Joshua chose after crossing the Jordan to do? Set up camp around the Ark of Covenant, build an altar upon which to offer a burnt offering, take up 12 stones from the middle of the Jordan, lead the tribes toward Jericho. Sagot na Letter po. C. Letter C. 12 nga eh. 12 Letter kanina C. ng choose. O di Letter kanya-kanyang dala C. ng bato. Oh, kanya-kanya Gano'ng dala. kalaki Letter yung C. bato? Pastor, Oo. gano'ng kaya kalaki yung bato? Kasi ang nasa isip ko kanina, 12 stones sa maliliit lang. Pero ito, it stands as a Monument monument. Kasi malalaki yan. Oo, Malalaki it's very siguro. malalaki. Siguro maybe Kalawan. ano, kung Malaki. anumang kayang pasalin ng isang tao, in average, pwedeng 30 kilos. Grabe. Pero tinulungan man siguro. Malamang. Okay. Okay. Next po, 18. How many men did the Transjordan tribe supply to help fight with the rest of Israel? 40. 20. 40. 40 for 40,000. Tama Yes. po, 40. Next. 19. What were the Israelites to tell those that asked what the stone set up after Ah, ito crossing? na yun. Men. Oh, yeah. Israel crossed over dry land that the day of the Lord fought for Israel. Israel entered the promised land on that day. God was Israel's rock and wall. Letter A, Siyang no? word. Yeah. Letter May A. ginamit siyang word. It's a remembrance. Pero this, ang answer dito, letter A. Yes po. Letter A yan. Number 20.
20, last po ito ng chapter 4. The Lord dried up the Jordan River so that the Israelite might trust God, believe in God, worship God, fear God. Hindi Ano ko to daw? nabasa. Last po yan, last. Nasa last. Sa ibang salin kasi, ano eh, mighty nga ang ginagamit eh. You might fear the Lord. The Opo. Lord, Fear the Lord? Oo, fear God. Oo, fear the fear, God. Yung po fear yun, God. Ano, worship? Fear God. Ha? Huh? Back to worship? Ano po, nagkasundo na kayo. Yes, fear God. Fear Ang sagot God po siguro. dyan ay fear God, letter D. Literal po. Literal, fear God. Sa ibang Okay. salin po, hindi fear ang ginamit nilang term. Anong Sa term King James ginamit? Kasi fear eh. For, Ay, meron pa pala, oh. Meron po. Ala, sorry. Ayan na. Ayan na. Sorry, sorry, sorry. The Canaanite king that heard how the sa o, Jordan. Letter D na. Negin na. Sabi kasi alhagin 20 lang. Oh, yung Canaanite po is sa West Jordan. Ano naman yung sa Longga Sea Coast? O, yan ang tanong. Anong, ano Letter pong... B. West... Na, ano na eh, umilaw na West, eh. Oh, West of Jordan. Opo, pero meron pang isa, Pastor, sa Along the Sea Coast. Ano namang ano yon? Anong kings yon? Okay. Dalawa kasi yan. Anong tribes? Ah, yung ano, yung nanatili? Opo. Canaanite yung isa, nanatili yung si Amorites. Amorites po yung isa. Ah, okay. Along the Sea Coast. Sabi mo magkasama yun. Canaanites and Amorites. Okay, number 22. 22. Who died in the desert? According to Joshua 5:4, all those who have eaten the manna in the wilderness, all those who have seen God's fire on Mount Horeb, all those who did not believe, or D, all the military men who left Egypt. According to Joshua. 5:4. All the military men who left from Egypt. Ate, ikaw. Ito na yung ano, ito na yung may second circumcision. Ah, second circumcision. Okay, all the military men na ano. Correct, oo. All the military men. Malalaki, eh. Correct. Ikaw pa, Ted. Same. Okay, 23. Why did the manna stop? O bakit? Because they complained about na. It in the No. Sinagot mo na to, No. Te. Yes, Because they letter ate the B. Letter produce. B ang sagot. Letter B po, yes, letter B. Correct. May premonition na si ate. Okay. 24. Okay. Who was it that met Joshua just prior who to was Joshua? It? Who was Ah, it that met C. Joshua prior Letter to C. Letter C. Diba sinanong niya, ikaw ba'y What is pala the name? Oh. Pakampi. What is the Don't name? Oh. I am, sabi niya, I am the, commander lang. Commander of the of host. The sabi niya again. Of the host. Host. Oh, the, yes, those of the army. Host. Oh, the King tama. James kasi host eh. Last question. Okay. All the men who left Egypt died in the desert because they have not blanked the Lord. Obeyed, feared, Obey. Listened. He did not Obey. Obey the Yes, Lord. Of course. Yes, Yes. Obey. Uy, may 26 pa. Wala. Meron pa? Essay. May 26 pa. Okay. Okay na. Our lesson for today. Thank you po sa ating pa-exam. It's fun and ang dami nating ano no, matutunan. Add-ons doon sa mga ano natin sa inapa-quiz natin. Although na pagdaanan na natin, meron talagang processing within us whether simple recall would help us remember, you know, the content. So this really sharpens our understanding. So, this time around, si Jehoram ang pag-uusapan natin. Although his reign is a bit very short, sabi nga po dito ay may 8 years na officially he became a king, pero prior to his official announcement being a king, may mga apprenticeship pa siyang ginawa, may shared responsibility pa. Kaya masasabi natin na yung mga dating, in fact, was it really covering the entire period to which he became official king, or hindi na include, hindi na isama
ang mga petsa or taon na kung saan siya ay naghari ko year doon sa paghahari ng kanyang tatay. So alamin po natin na kanyang tatay po ay si Jehoshaphat. So parallelism, pag-aaral sa buhay ni King Jehoram, King of Judah, take note, huwag kayong magkamali kasi mayroon din siyang brother-in-law, ang pangalan po niya ay Jehoram din, King of Israel. Parehas din sila ng palayaw na Joram, King of Israel sa King of Judah. So just to be very specific, ang pag-uusapan natin ngayon gabi is si Jehoram, King of Judah, na mababasa natin from 2 Kings chapter 8 verses 16 to 24 and 2 Chronicles chapter 21 verses 1 to 20. Narito po yung kanyang family tree. Siya po ay anak ni Jehoshaphat. Ang kanya pong pangalan ay Joram in short. Parang ano lang, kagaya sa atin, before si President Duterte, tinatawag siyang digong, di ba? Parang madaling makuha ng mga tao. Ma-recall. So, ma-recall ng mga tao. So parang kagaya siguro kung tatakbo si Brother Ibik, ang victor naman kasi madali talagang tandaan naman. Kasi may mga mahaba lang naman talaga na pero pangalan meron kagaya siyang ng pet name, Pastor, di ba? May pet name sino po si po? Ano, si Brother Ibik po. Ano SKP? Pansit. Hindi po, Ah, pansit. Okay. Ah, talaga. Ewan kung bakit pansit. Kasi mukha siyang tingting, para siyang pansit ng bata. Ah, okay. So yun yung akala ano, ko yun mahilig yung lang mga... sa pansit. Bukod doon ate, mahilig siya sa pansit. Ah. Bukod doon, para siyang pansit tingting na manipis na manipis. Ah, okay. So sa Juda po ay may king din na pangalan Jehoram. And brother-in-law niya, si Jehoram din ang King of Israel. Ang napangasawa ni Jehoram is si Athaliah. So kung natatandaan po natin, yes. Jehoshaphat, his father, entered into an agreement to wage war with Ramoth Gilead under the invitation of King Ahab. And because correct. Of that agreement, ay nagkaroon din po sila ng marital arrangement. Agreed. Kaya nga yes. nagkaroon ng nagiging blood relative sila because of the marriage between Jehoram and Athaliah na anak ni Ahab sa kanya Azaya. Si Jehoram po ay mayroong anim na kapatid. Nasa right side po natin makikita. Sadly, Jehoshaphat naman, partly talaga, most of his reign ay he did well. And then may mga pagkakamali din siya, especially yung kanyang marital alliances. And also, nakinig naman din sana siya ng prophecy ni Micaiah, pero hindi niya sinunod. So, mayroon tayong maipipintas kay Jehoshaphat. May pagkakamali siyang nangyayari sa buhay niya. Pero si Jehoram, dito nag-umpisa yung tinatawag na ano, yung parang total na evil reign, na after David, yung ika-7th siya na king, total na evil reign dito po sa kanyang paghahari. So titingnan po natin. So who was Joram? Umpisa po natin kay Sister Jo. Okay, there are two kings in the Bible referred to as King Jehoram or Joram. The first was the son of King Jehoshaphat, and he ruled in the southern kingdom of Judah from 853 to 841 BC. The other King Jehoram was the son of the wicked King Ahab, and he ruled in the northern kingdom of Israel from 852 to 841. The name Joram is a shortened form for Jehoram. Take note po of the years Jehoram, King of Judah, reigned 853 to 841 BC. Ilang taon yan? 12? 12, no? 12 kasi yung officially declared na reign is actually 8. Pero prior to his official assumption as king, he was already appointed by his father to co-reign with him. May mga apprenticeship na sinasabi. Kagaya ng ano, tinatawag na rin, di ba yung mga dito, tinatawag na rin na sheikh. Yeah. Na although hindi pa naman officially nagiging king, pero naging sheikh sila ang tawag. So same with the arrangement here with Jehoram under Jehoshaphat ay
meron ng equal na or meron ng co-leadership during that time. Kaya wag tayong malito doon sa total number of years na recorded na he became king in Judah. Now, sabi natin kanina na may narrative ang Kings, Second Kings, at saka may narrative din ang Second Chronicles about King Jehoram. Kaya magkaroon tayo ng tinatawag na comparison of how he was, how the narrative was presented here. Let's start muna sa first Second Kings. Sister Fe. 2 Kings 8, verse 16 to 24, Jehoram, king of Judah. In the fifth year of Joram, son of Ahab, king of Israel, when Jehoshaphat was king of Judah, Jehoram, son of Jehoshaphat, began his reign as king of Judah. He was 32 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 8 years. Okay, so kanina sinasabi natin, di ba, 12 years na sinabi natin, pero may yes. co-reign na nangyayari. Kasi kung titingnan mo dito sa narrative sa verse 16, on the northern kingdom, naroon nag in the 15th of Joram, son of Ahab, king of Israel, when Jehoshaphat, so with the statement itself, even if Jehoshaphat was still king, he already allowed his son Jehoram to act as a king, especially diba nung time kasi na nagkaroon ng alliance si King Jehoshaphat kay Ahab, he had to leave for at some point kasi nga pupunta siya na lang war eh. Diba he had to leave the kingdom and he had to leave it under the leadership of Jehoram. Kaya nga naka-count pa din doon sa history na 12 years yung kasama yung apprenticeship, pero officially he only reigned 8 years. So, ibig sabihin yung 4 years, yun yung apprenticeship during his time. So, hindi tayo dapat malito about dun sa numbering. Tuloy lang natin, Sister Fe. He followed the ways of the kings of Israel as the house of Ahab had done, for he married a daughter of Ahab. He did evil in the eyes of the Lord. Nevertheless, for the sake of his servant David, the Lord was not willing to destroy Judah. He had promised to maintain a lamp for David and his descendants forever. Sabi po yan sa 2 Kings 8:16 to 24. In this time, and lang, verses 18 to 19 siya na nakasaad. Now, yes, very remarkable ang verse na ito because during this time, ang isa sa mga influence ni King ni Jehoram is his wife na si Athaliah. So, siya yung queen doon and in fact, I believe she is the one inflicting the thought of King Jehoram because later on, alam mo ba yung anim na kapatid niya, pinagpapatay niya? Pinapatay niya lahat. Dito sa Kings, hindi natin makikita, hindi natin mababasa yung mga pangalan ng mga kapatid niya. Pero sa Chronicles, mababasa natin later on, nandun yung anim na pangalan ng kanyang mga kapatid at he put it to sword. No? Now, another thing na makikita natin, he did evil in the eyes of the Lord. Pero sa verse 19, may bawi. Sabi niya, for the sake of his servant David, the Lord was not willing to destroy Judah. Because he had promised to maintain a lamb. Now, pag-usapan natin yung aspeto ng lamb for David and his descendants forever. Ano pa ang ibig sabihin yan? May nakita po ako sa Koinonia website na isang article that symbolizes a lamb. Na ito yung parang nire-represent nila doon sa lamb of David na isang article. Let's go to Brother Ivic as he tawag ko na sa nang pansit. Hindi po. To Brother Ivic, what does it mean? Dito na po tayo, Lamb of David. What does it mean that God had promised to maintain a lamb for David and his descendants forever? Let's start. Number one. Okay, ito po yung number one.
It was written about David. God is the ultimate lamp. But David was decreed to become the lamp of Israel, which started when he was announced being a man after God's own heart. Okay. So, simula. naging clear na sa atin kasi nga 'di ba later na nababasa lang natin dati na kung saan ay mayroong covenant being made between David, between God and David, and that forever mayroon talagang throne na under his succession, hindi mawawala. Nag-umpisa lang naman talaga iyon when he was decreed to become the Lamb of Israel, and it started when he was found to be after God's own heart. So very crucial yung statement na yan para kay David. Let's proceed now. Okay, ito yung text. But tuloy lang ba David? But now yeah, your kingdom will endure. The Lord has sought a man after his own heart and appointed ruler of his people because you have not kept the Lord's command. Ito po sinabi na ito kay Saul. Kay Saul, yes po. Okay, tuloy natin. Meron pa po. After removing Saul, he made David the king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Napakasarap ng ganun, no? Panginoon magsabi sa iyo. Okay, one thing po na kailangan natin na maintindihan din when we are referring Old Testament scriptures to be very true when it is being verified in the New Testament. Yes. Nakita niyo 'yon? Ah, yes. Nakikita natin na dito ano, 1 Samuel, that's Old Testament. And it is being quoted again here in the New Testament, in Acts, in the book of Acts, so nabi-verify yung truthfulness of the statement kasi, again, it is being quoted in the New Testament. This is how the scripture is being thematically written na even sa New Testament ay makikita natin yung gusto niyang iparating sa atin. Kay Brother Ivic pa rin tong portion na ito. Mahaba yan. I think 4 or 5. Okay. Except, ito yung second. Except for one incident, yeah. David... Ano yung incident na yan kaya? Bathsheba. Bathsheba. Ah, oh, nuggets. Okay. Sige po, alam, tuloy. Based on experience, alam na. Except for one incident. Joke lang. Grabe siya. David did all that he could to live his life to honor God in everything. As a result of this, God promised him he would have a descendant on the throne. This is expressed as a lamp. Ah, okay. A promise made to the house of David. Okay, clear na sa atin ano? Naging yes. Clear na sa atin yung mga bagay-bagay. Meron pang sinasabi ang word of God. Okay, I will give one tribe to his son so that David, my servant, may always have a lamp before me in Jerusalem, the city where I chose to put my name. You remember during the time of Rehoboam, diba nahati ang ano, nahati ang okay. Tribe instead of ripping all the tribes, hindi natira muna. Uh-oh. Itinara si Benjamin at saka plus the tribe of Judah. Judah, yes. Okay, yes. Okay, kay Brother Ivic pa rin ito. Okay, number 3. Not only was God a lamp to David's feet and a light to his path, God made a promise that David's lamp would not be extinguished as a result of David's heart for God. The tribe of Judah would remain a royal line centered on Jerusalem. Okay, dito natin maintindihan ngayon yung sentiment ni David when he put a message in Psalm 119 verse 105. So nagiging sensible yung ano yung word na yon, which became our memory verse tonight. Ano nga yon? Kung gusto niyo pong ano, kung gusto niyo pong King James. Ah, okay. Yung madali lang ano. Memory verse natin, no? Yeah, di ba? Yung Psalm, light on my feet, a light on my path.
So Psalms 100. This became a realistic showcase now of why is it that he mentioned this very word in Psalm. Kasi nga pala ay is rooted from the very covenant God made to David. Diba? Mm-hmm. So, napaka naging malinaw na sa atin ang mga bagay na ito. And there's also encounter to which yung kasama ni David also is confirming kung ano talaga yung naka-decree sa kanilang king. Basahin nga po natin, Brother Ibig. For 2 Samuel 21:17, but Abishai, son of Seruiah, came to David's rescue. He struck the Philistine down and killed him. Then David's men swore to him, saying, "Never again will you go out with us to battle." Natakot kasi sila, pastor. Eh. Kala yes, nila, yes, yes. So that the Lamb of Israel will not be extinguished. Sino yung minensyon na Lamb of Israel? David. Si David yun, di ba? Naka-decree talaga yes, sana. Yes po. David. Yes. Natakot sila. So, according to Matt's Bible blog, ito yung commentary niya, pinakabuod doon sa theme o sa idea na Lamb of David. Lamb for David. A Lamb for David, it's an evocative, reminiscent image. A picture of an eternal flame burning in the midst of turmoil and destruction. Of the lights still on at home while a people get dragged off into exile. It's a picture of hope. Yun ang exactly. I think if you are going to be putting into remembrance, nag-exile sila, you know, diba? Nag-exile sila. But God, through His covenant, still have this reminiscent. Kapag reminiscent, naalala niya, no, naalala na niya, even if the condition is already like a burning flame, the condition is very tumultuous, the condition is very destructive, still there is hope. Because the God who made the promise is true. So even if nag-exile sila, but they are being preserved pa rin, para pagbalik nila ay tuloy-tuloy pa din yung lineage ni David to reign. May number four pa pala. Number four. Okay, number four. Generations after David's death, God will still thinking of him and keeping his promise to him despite the actions, attitudes, and sometimes outright blatant disobedience and rebellions of the people. God continued to keep in mind His promise to David and His plans for His people. If you're going to evaluate the life of Jehoram, dapat matigil na doon yung ano eh, yung Lamb of David eh. Pero sinabi doon for the sake. Correct. For the sake of David. No? So, hindi na titigil. No? Okay. Meron pa siyang sinabi dito. Yes po. When God makes a promise, He binds himself to it so that it is continuous even after the lifetime of the individual he was dealing with. Okay. Katulad din like ginawa niya kay Abraham, pastor. Yes, yes. Okay. Meron pa? Meron pa. Yes, God was moved by David's faithfulness to him and his heart's attitude. This alone ought to be both convicting and encouraging. God sees our hearts and it matters to him. Why we are transitioning it into our lives right now? Kasi si David naman nag-umpisa sa kanyang intense desire to really to find his delight in the Lord. Kaya nga na found out siya na a man after God's own heart. So titingnan natin. When he makes a promise, he is faithful he is faithful not merely in the act of being faithful to keep it, although this is abundantly true, but he is faithful to who he is. Faithfulness is the makeup of his very being, not just what he does. Okay. Character, pastor. Faithful siya, character. No? Character. Yes. Tama yun. In character talaga. That is why, because of that, makikita natin in number 20, nandyan si Jehoram doon sa patrilineage of Jesus according to Matthew.
Sinama pa din siya. No? Sinama pa din siya. Oo. Up to the 42nd generation pa nakasulat. Nakasama pa rin siya doon. Kasi Lamb of David na. Tuloy pa natin. So David was man. This is now for us now. David was a man so David after, was God's, a man own after God's own heart. And God was his lamp, light and guide. He also wants to be our lamp, light and guide. Mm-hmm. And he can be trusted because of who he is. Amen. Amen. Praise God. Okay, doon lang. Okay, doon na tayo. Kay Sister Balet na po tayo. Thank you. Sister Balet. 2 Kings 8:16 to 24. Jehoram, king of Judah. In the time of malakas boses ni Badet. Ha? Talasan pa konti, Sir Badet. In the time of Jehoram, Edom rebelled against Judah and set up its own king. So Jehoram went to Zair with all his chariots. The Edomites surrounded him and his chariot commanders, but he rose up and broke through by night. His army, however, fled back home. Nakalabas pa din siya by the grace of God. Supposedly, kung a part of the lessons that we are going to be learning about Jehoram is that may pressure din siyang naranasan sa buhay niya as a result of his disobedience to God. These are like red flags of him that there are really things in his life that needs to be placed in order, especially, most especially his relationship to God. Pero parang ginagamitan pa rin niya ng skills, yet he was being spared at some point, pero later on makikita natin na meron nangyari sa buhay niya na hindi na maiiwasan. Tuloy natin si Sir Badet. To this day, Edom has been in rebellion against Judah. Libna revolted at the same time. Another pressure that he was actually experiencing under his leadership, not only that there was a conflict within the kingdom that he is leading, but the surrounding nations ay mayroong problema, there is pressure. So this became like an added problem in him. But if you could remember his father, Jehoshaphat, when there was like a rumors of war or a danger for the nation, for the kingdom to be subdued by enemies, tumawag siya kay Lord. So yun sanang ganung practice. Marahil hindi na nabasa sa history ng ano ng kanyang tatay kung anong ginawa niya during the time na mayroong nagbabanta sa kanilang bayan. Okay. Tuloy natin, Sister Badet. As for the other events of Jehoram's reign and all he did, are they not written in the book of the annals of the kings of Judah? Jehoram rested with his ancestors and was buried with them in the city of David. And okay. Ahaziah, his son, succeeded him as king. Okay. One thing that is not revealed here in the Second Kings is that hindi sinabi kung anong cause ng kanyang kamatayan. Tama? Apo. Yes, Pastor. Okay. Tapos, hindi din sinabi dito whether yung inilibing kaya talaga siya, kasi sinabi lang buried with them in the city of David. Kasi sa city of David, mayroong libingan ng mga hari. Okay. Hindi din binanggit sa 2 Kings whether nailibing ba siya doon sa libingan ng mga hari. So, titingnan natin the other side of the story ng ano ngayon. Pupunta tayo sa narrative sa 2 Chronicles at magkaroon tayo ng tinatawag na comparison. Paano siya namatay? Anong karamdaman niya? Anong ginawa niya sa mga kapatid? Whether siya ba ay inilibing nakasama ng mga salibingan ng mga bayani in our time or hindi. So titingnan natin kung siya ba ay inilibing. Now,
Ang unang text na matatagpuan po natin ay 2 Chronicles chapter 21 verse 1. Okay, and then i-compare natin sa 2 Chronicles chapter 8 verse 16. Ang nakikita natin may Jehoshaphat, tama? Yes po. Sa verse 1 sinabi na namatay si Jehoshaphat at siya po ay inilibing at nag-succeed sa kanya si Jehoram. Na kanya pong anak. Tapos dito sa 8:16 na mention na po ito kanina na doon sa Northern Kingdom in the 15th year of Joram son of Ahab king of Israel mayroong co-leadership na nangyayari during the time. Okay? Now the 2 Kings chapter 1 verse 17 May sinabi po dito, so he died according to the word of the Lord that Elijah had spoken because Ahaziah had no son. Joram succeeded him as king in the second year of the son of Jehoram, son of Jehoshaphat. Na ito additional information. Now another information that we can see here, 2 Kings chapter 3 verse 1, Joram son of Ahab became king of Israel in Samaria in the 18th year of Jehoshaphat, king of Judah. Now, ano yung mga petsang binabanggit dito? Especially the 18th year of Jehoshaphat, king of Judah. And then, nabanggit din sa 2 Kings chapter 8, verse 16, na king pa noon si Jehoshaphat na nag-umpisa na naghari si Jehoram. Kasi nga, they are having equal sharing of time of leadership during the time. So ang question ngayon, Sister Jo, babasa nga po, Sister Jo. 2 Kings chapter 1 verse 17. When did Jehoram son of Ahab begin his reign as king of Israel? Problem. According to 2 Kings 1:17, Jehoram son of Ahab became king of Israel in the second year of the reign of Jehoram and Jehoshaphat, king of Judah. However, according to 2 Kings 3:1, Jehoram son of Ahab became king of Israel in the 18th year of the reign of Jehoshaphat, king of Judah. When did Jehoram son of Ahab become king in Israel? Okay. Oops. Tuloy natin. Solution. Both statements are correct. Before Jehoshaphat joined Ahab in the military campaign against Ramoth Gilead, Jehoshaphat appointed his son Jehoram as co-regent in Judah. When Jehoram, son of Ahab, became king of Israel, it was both the second year of the reign of Jehoram, son of Jehoshaphat, and the 18th year of the reign of his father Jehoshaphat. Now we are just reconciling the two names kasi very conflicting kasi ang how they both the names were actually being depicted in the scripture here. So kailangan talaga ng explanation kasi involved ang Northern Kingdom at saka ang Southern Kingdom. So all of these statements, yung apat na yan, are all true. I-reconcile lang kasi may king. Correct. Ng Israel, may king ng Judah. So I think natakad din natin yung ano, di ba, Pastor? There was one time na ito yung nire-raise ng mga ano na discrepancy sa Bible, di ba? About kasi yung anak yata nag-reign ng 18 ilang taon pa lang yung bata. Yes. Diba? Yun pala co-regency. Co-regent. Okay. Now, another aspect of the narrative here in 2 Chronicles is the description of the names of the brothers of Jehoram na pala anak din pala si Athaliah. Paano ka nangyari kaya yun? Okay. Sino yung mga brothers? Si nga Sister Jolie. 2 Chronicles 21 verse 1 to 20. Verse 2. Jehoram brothers, the son of Jehoshaphat, were Ahaziah, Jehiel, Zechariah, Azariahu, Michael, and Shephaliah. All these were sons of Jehoshaphat, king of Israel. Okay, in 2 Kings, hindi yan na-mention. Okay, tuloy natin.
Their father had given them many gifts of silver and gold and articles of value, as well as fortified cities in Judah. But he had given the kingdom to Jehoram because he was his firstborn son. Ah, yung monarchial ano system. Tuloy yes. natin. Ano nangyari? Jehoram, king of Judah, when Jehoram established himself firmly over his father's kingdom, he put all his brothers to the sword along with some of the officials of Israel. Why? Ah, kaya nga, di ba? So parang pati ang Northern Kingdom, inatake pa niya yung other officials. He put to sword. So sino kaya ang nag-advise nito? Ayun wala mang naman. Binanggit, pero Pero may ano? sulsol yan. Yes. Oo. Sabi na Alam mo why. yung asawa. Oo. He's the answer. What might be the reason why King Jehoram killed all his brothers? Jehoram kills off his own brothers to make sure that they do not usurp the throne because of jealousy, and later they should sit on the throne instead. Jehoram, though, had more power and beat them to the punch, putting them to death before they assassinated him. Ah, mayroong Typical. plano din pala na ano, no? Na assassination. Meron pa. Ay, meron pa. Mm-mm. The back palit ng palit ha? The background for Sorry. this even the background for this event begins in 1 Chronicles 18:1 where si Jehoshaphat. it innocently says Jehoshaphat had riches and honor in abundance, and by marriage he allied himself with Ahab. Ahab was in the most wicked king that Israel ever had, and his wife was the infamous Jezebel. How were relations cemented between Jehoshaphat and Ahab? They arranged a marriage. Jehoshaphat's son Jehoram married Ahab and Jezebel's daughter Athaliah. This was a common way of making an alliance in those days. They become blood relatives. Okay, yung asawa siguro ang ano, ang nagsulsol Exactly. ano kay Correct. Jehoram. Okay. Tuloy natin kay Sister Fe. 2 Chronicles 21, verse 1 to 20. Jehoram was 32 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 8 years. While in 2 Okay. Kings 8:17, he was 32 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 8 years. So same, no? Same yung mayroong yes. ano may na-mention. Correct. Corrigent. Tuloy Sister Fe? He followed the ways of the kings of Israel as the house of Ahab had done, for he married a daughter of Ahab. He did evil in the eyes of the Lord. While okay, in same second din. Yes. Same din, ano? Okay, tuloy pa natin. Nevertheless, because of the covenant the Lord had made with David, the Lord was not willing to destroy the house of David. He had promised to maintain a lamp for him and his descendants forever. So sa 8:19 naman, second case. Same din, ano? Same. Although same. Okay. So then, binention din niya. And then, ano pa? Okay, na-mention din. Okay, just i-wrap up na lang natin. Here, nag-agree po ang Second Kings at saka ang Second Chronicles na both Edom rebelled against Judah during the time. And dito lang sa first Second Kings, binanggit talaga dito yung specific place to which he hide along with his chariots, and then nung nakaalis sila. And then, okay, they agreed also, Second Chronicles and Second Kings, that to this day, Edom has been in rebellion against Judah. And then Libna din nabanggit din sa Second Chronicles. Okay. Now, ang hindi lang nabanggit sa Kings ay itong simula sa verse 11. Yung ginamit talaga yung word na prostitute themselves and had led Judah astray. So, during the time of Jehoram, lumala yung idol worship. Now, dito tayo ngayon kailangan nating maging careful tayo pagdating sa interpretation, kasi this time around, kung titignan natin yung progress ng story, patay na si Elijah dito, di ba? Yes po. Okay, dapat time na to ni Elijah, tama po? Yes po.
Okay, pero paano siya nakatanggap ng letter galing kay Elijah the prophet? Itinan natin yung story. By the way, the story is depicting here the prophecy of Elijah to Jehoram as a judgment from God. At meron dito din define yung kanyang karamdaman, ano yung kanyang karamdaman. So mahaba uli ito kay brother. Nandiyan ba si Brother Ramil? Pero wala po, Pastor. Ah, okay lang po. Okay. Balik tayo kay Brother Ibi. Okay. Verse 12, Jehoram received a letter from Elijah, the prophet, which said, "This is what the Lord, the God of your father David, says. You have not followed the ways of your father Jehoshaphat or of Asa, king of Judah." Okay, so paano siya naka-deceive? "But you have followed the ways of the kings of Israel, and you have led Judah and the people of Jerusalem to prostitute themselves, just as the house of Ahab did. You have also murdered your own brothers, members of your own family, men who were better than you." "So now the Lord is about to strike your people, your sons, your wives, and everything that is yours with a heavy blow. 15, you yourselves will be very ill with a lingering disease in the bowels until the disease causes your bowels to come out." Okay, hindi doon na-mention sa kings, no? Yes. Hindi doon na-mention sa kings. Kapala so, yung kinamatay niya. So sa Chronicles, nabibigyan ng detalye ang kanyang sakit, ang reason bakit siya namatay. Okay. Now, okay. Ito, dito na tayo mag-i-investigate ngayon, Brother Ibik. How come that King Jehoram received a letter from Elijah knowing that during that time na chariot of fire na siya, di ba? Yes. Wala na siya. Okay. So, investigate natin. No? Wala na siya. So, tinan natin, investigate natin. The accounts of Elijah's grim and graphic letter to Jehoram seems fairly straightforward. A prophet of God delivers a divine message of judgment to a wicked ruler. Okay. However, matters are complicated by a comparisons with 2 Kings chapters 2 and 3. In 2 Kings 2, Elijah is translated to heaven in a chariot of fire. True, right? True, yes, tama, di ba? Okay, okay, pero ito, ano na, 21 na ito, di ba? Okay, tingnan natin. Then, okay. Then, 2 Kings 3 relates the story of King Jehoshaphat's taking military actions against the Moabites and receiving advice from Elijah. So, dapat si Elijah ang magbibigay, di ba? Kasi, imposible na, ano, imposible na nabuhay muli si Elijah. Ibig sabihin, tinawagan siya ng sorcerer. Okay, tuloy natin. So the order of events presents a conundrum. Conundrum. Mm-hmm. Ano ibig sabihin nun? Parang sequence of parang events. Ano? Okay, if Elijah was taken to heaven during the reign of Jehoshaphat, then how can he send a letter to Jehoram, who was the king after Jehoshaphat? Oo nga naman, di ba? Oh, investigate pa natin. Meron pa yan. Naka-green yan para makita natin. Today, we are used to having dates of important events clarified. This, however, is not how the Bible is written. Some biblical writers included historical references, such as what king was reigning, and we can use those hints to determine approximate dates. But the Bible rarely goes into specific details about exactly when the events took place. Okay. Yung mga events sa Bible, hindi naman siya yung laging sequential. Normally, ang ginagawa niya, themes. Mga themes ang kanyang pinalalabas. Kaya kinakailangan talaga nating mag-aral. Kaya kailangan may Bible study. Kaya tinatanong ko nga minsan sa Tagatawam Care Group before, hanggang kailan ba tayo matatapos sa Bible study? Parang hindi yata tayo matatapos kasi marami tayong madidiscover at kailangan pa nating aralin uli. Mauuha uli tayo. Okay. Tuloy natin si Brother Eric. So we are used to historical accounts being written in strict chronological order. Oh, yun ang history.
Yeah, yun ang history. But in the Bible, historical events are sometimes grouped thematically with no Okay, real by concerns. themes. Thematically. With no real concerns for chronology. If we follow the chronology based on the order of events as presented in 2 Kings and 2 Chronicles, here is what led up to Elijah's letter to Jehoram. Okay na. Okay, isa-isa tayo, Malapit isa-isa na lang tayo. palapit. Okay. Malapit na lang palapit. Okay, isa-isa tayo. Okay. Okay. So Jehoram is anointed king of Judah, 2 Kings 1:17, ruling with his father Jehoshaphat for the final 5 or 6 years of his father's reign. Nandun na pala din siya nung ano pa, 2 Kings chapter 1. Bago namatay si ano Elijah sa second co-regent second na, king diba, pastor? Ha, ano po? Co-regent sila. Di ba? O sige, tuloy natin. Okay, so pero Elijah is translated to heaven in 2 Kings 2:1-18. So okay, ando pero na si Jehoram was anointed. Na co-regent. Correct. So, king na tama. Siya. Oo. Okay, tuloy pa natin. Okay. So ito Jehoshaphat, isang ano pa siya, isang part pa rin to ng experience, isang side ito ng coin ng possible explanation na how come na nalaman ni Elijah ang gagawin. Pamumuhay ni Jehoram. Siguro wala na by siya. Way of ano, by way of prophesying. Sinulat siguro na ito in advance na pinakita na sa kanya ni Lord kasi prophet siya eh. Kasi aalis na siya eh. Aalis na siya. Okay. Okay, tuloy second, natin. Elijah is translated to heaven. 3, Jehoshaphat advised by Elisha teams with the king of Israel in a fight against Moab. Elisha's time na yan. Elisha's time na to. Okay. Continue, Pastor. Yes. So Jehoshaphat dies, leaving Jehoram to rule alone. Second Oo, Chronicles. Matagal na. 21 na, malay-layo. 21 na to. So Jehoram murders all his brothers in 2 Chronicles 21 yes. verse 4 and builds idolatrous high places in Judah in verse 11. Verse 11. So in number 6, then, Jehoram receives a letter from Elijah that details his judgment. Oo nga, okay, no? So kung maki-question po natin na paano kaya nangyari na no na nandoon namatay na siya sa 2 Kings eh. So okay. Pastor, question lang. Yes. Yes. Yung ano ba yung letter ba ni Elijah o sabihin natin na after na nung pinatay na niya yung mga kapatid niya? Mm-hmm. Oh, yung judgment. Judgment sa 2 Chronicles na eh ibinigay. Pero during nung pinatay niya, wala na si Elijah eh, di ba? Wala na the time. Na-receive niya yung letter after niya, After na, niya. After na. So, yun, o kasi kasama nga doon, kasama yung judgment eh. So it must have been, kung titingnan natin, na during the time of Jehoram in 2 Kings chapter 1 verse 17, during his anointing, there must have been like a revelation being given to Elijah about the futuristic reign of Jehoram. Events na mangyayari. And being him a prophet, kasi nga, kung ang prophet kasi during those times, talagang they are like the mouthpiece of God. When the word of God is going to come, they are going to receive it and write. Okay. Isa sa mga probabilities na nangyari is that during that time, Elijah must have been writing the prophecy and ang nagtatranscribe si Elisha. 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 Maaaring si Elisha sumulat. At siya yung nagbigay. Elijah. Kasi mayroong pagkakataon na na-witness niya yung ano eh, yung 'di ba sa second, kung titingnan natin in chronological order, may time na na-witness niya ang buhay ni ano Jehoram during the anointing period or during the probable period na during the testing period of his reign. Nandun pa siya totally. Now
The succeeding ano, succeeding explanation po, may mga apologetics. So i-consider natin yung ano lang, yung acceptable lang, kasi may mga explanation ng ibang scholars na parang out of the world na explanation. Tuloy pa natin. Baka bumalik daw si Elijah. Baka bumalik si Elijah, okay. Okay, according to the above, kasama si Moses. Okay. During the time na ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, chronology, Elijah was taken from this world during the joint reign of Jehoshaphat and Jehoram. Mm-hmm. Tama, di ba? Yes. Correct. The question then becomes, how did Elijah send a letter to Jehoram about the evil the king did when Elijah was not around during that time? Tama naman. Okay, there are several reasonable explanations for how Elijah's letter was delivered to King Jehoram, seemingly after Elijah's translation to heaven. Okay, ito na yun. Number one. First, it's possible that the author of 2 Kings did not place the accounts of Elijah's translation to heaven in chronological order with the surrounding chapters. Pwede rin. Elijah could still seen serving as prophets until much later in the reign of Jehoram. Kasi pastor, di ba sabi nga, ang Bible naman, ano na, nung sinulat, dire-diretso naman, naglagay lang ng in order. Pero syempre, yes, Still, it is, kumbaga, with the guidance of the Holy Spirit. Yeah. Nabuo naman ito. Okay, meron pa. Pero possible. May sense. May sense yung, ano yes, niya, number one. Yeah, yung explanation, okay. Another possibility is that Elijah wrote the letter to Jehoram before his departure to heaven and left it for Elisha or someone else to deliver. Elijah was a prophet. After all, God could easily have given him the words to write ahead of time. Yes, possible. Tama naman. Din. Kasi na-witness pa niya, di ba, yung ano? Na-witness niya yung time galit. Na... Na-witness niya yung ano eh. Yes. How he is as a person. So that is why the Lord already have given him the words in advance. Put it into writing. Another one. Tapos mamimili tayo kung sino sa tatlo. Ah. Another possibility is that before his translation to heaven, Elijah told Elisha what Jehoram would do and what God's judgment would be. Yes, when the time came, Elisha wrote out Elijah's prophecy and delivered it to King Jehoram. Possibility, no? This is something enjoyable talaga na pag nag-i-interpret ng mga events. Or another. It's also been suggested that Elijah was not translated to heaven. Ito, mali, Pastor. But has whisked away okay, to another location. No. Basahin mo muna. Okay, sorry. It's also been suggested that Elijah was not translated to heaven but as whisked away to another location, much like Philip was in Acts 8:39-40. Oh, you remember Elijah yung then, si Philip, di ba? Na, yes. Siya, tinransport siya nung ano. Kinausap niya yung ano. Yung Ethiopian eunuch. Ethiopian eunuch, yes. Elijah then was able to write the letter personally at the time of Jehoram's sin and have but it delivered si Sister Jo. To Korea. But sir, ano to yung ano kaya courier yung ginamit nito? Yun ang labat? Malamang FedEx. According to this theory, after the whirlwind experience of 2 Kings, second Kings 2, Elijah lived out the remainder of his days in a secret location. Wow, secret location. Kasi na-whisk. Na-whisk siya, di ba? Correct. Medyo mas malayo-layo ng konti ito sa kanila. Layo-layo na doon ng konti, no? Mas gusto ko yung ano na isinulat niya in advance. Isinulat niya din in advance. At saka, yun nga, nakinig si Elisha sa kanya at siya yung nagdala. Pero may nakasulat talaga na from Elijah. Okay. Okay, so in any case, the letter from Elijah was prophetic in
in that it condemned Jehoram's sin and predicted his judgment before the king became ill. So, kailangan niya. Siguro, Pastor. Wala. Yes. Parang ano yan eh, di ba, Pastor? Walang pinagkaiba dun kay Nostradamus. He has written already what is going to happen. Kaya nga tinawag na prophecy. It's not being, ano, diba, in future. Kaya mas ano tayo so, next again, yung hostilities between the Philistines and then the Arabs that live near the Cushites, kagaya po ng mga Edom at saka Libna. So nangyari din po yan sa kanila. Okay. And then, ito na yung prophecy na nagkatotoo na, sabi dito, Sister Badette? After all this, the Lord afflicted Jehoram with an incurable disease of the bowels. In the course of time, at the end of the second year, his bowels came out because of the disease, and he died in great pain. His people made no funeral fire in his honor, as they had for his predecessors. Okay, well, hindi siya binigyan ng honor. Walang walang gun salute. Walang gun salute. So in layman's term daw po, ang kanyang karamdaman, ni-research ko lang, if you agree, colorectal carcinoma. Cancer yung ano. Actually, yung pag sinabing bowel, yes. Di ba, Pastor, it's not necessarily yung tae. It's the intestine that came out. Hindi yun yung tae na lumabas. It is the intestine itself. So, yun daw pinang kaya in pain yung nangyari sa kanya. Diba, so what, ano yan, Pastor? Si... More or less, di ba, Pastor, sorry, parang yung sa Almoranas, di ba? Yung a part of the intestine is coming out, di ba? Yun yung ano. Kaya nga yung ano. Hirap naman ang sakit niya. Ang hirap ng sakit niya. Kasi nga, parang on and off naman talaga. I mean, there are many red flags. Mamaya makita po natin kasi hindi pa tayo tapos. May lessons pa si which before we are going to be ending, antok na ba tayo or natauhan tayo doon sa apologetics? Doon sa apologetics na una-waste daw si Elijah. Okay. Dito naman, sa Second Chronicles, pinakita sa atin na namatay nga siya without honor at saka hindi siya inilibing doon sa libingan ng mga bayani. No, to no one's regret and was buried in the city of David but not in the tombs of the kings. Hindi siya binigyan ng honor. Ha? Pwede? Walang umapila? Walang umapila. No, walang umapila. Okay. And then, Pastor, he was still buried in the city of David but not necessarily on the place na tomb ng mga kings, di ba? Wala. Nandun pa rin sa loob ng city of David. Nasa loob pa rin. De ang Jebo sites kasi na inoccupied ng Jerusalem is called the City of David before it was occupied by the Jebo sites. So okay. Within that ano area, mayroong designated na place for the kings. We will have 6 lessons in the life of King Jehoram, King of Judah, and another corresponding lesson on how God may respond to sin. To the sins na ginawa niya. Now, we have to understand na after all the succession of the kings, nakikita talaga natin na yung epekto ng kasalanan simula ni Adam sa kani Eve is universal. Correct. Kaya nga, even up to this time, it affects us so greatly. Correct. Now, let's start with Sister Jo. Lessons in the life of King Joram. Number one, as a murderer, and as a Baal worshipper, Jehoram took the sins of his predecessor kings and magnified them in the worst possible way. The failure of the kings to act righteously showed that mankind is inherently sinful and cannot find redemption through its leaders. Mankind can only find salvation through faith in Jesus. Amen. Number two. And number one pa din, lessons regarding how God may respond to sin. Number one, in response to our sin, God offers mercy and grace. So bawat one na lesson, may corresponding na response si Lord, ha? So Sister Teta, yung number two. Number two, although the
Davidic line deserved to end with Jehoram, God was faithful to keep his promise to David to keep the line going. For all sinners, God will also faithfully respond to sin by offering mercy and grace. This mercy and grace is available to all through faith in Jesus Christ. Meron pa. Meron pa. God's response. God's response. In response to our sin, loving discipline. I like it, no? Kung mag, ano lang tayo, malambot lang puso natin sa Panginoon, marirestore yeah. talaga tayo. Let's go to Brother Eric number 3. Okay, God responded to Jehoram with progressive discipline, beginning with rebellions in Judah's external possessions of Edom. God showed Jehoram the rebellion in his heart by allowing his territories to rebel against him. God will also discipline sinners out of love to correct them and bring them back to him. Amen. Okay. In response to our sin, there is a warning. Yeah, true, no? Very true. Yes, there are. There are. Sister Badet. Sister Badet. When Jehoram failed to respond to God's progressive discipline, God used a prophet to warn him that more severe discipline would follow if he did not repent. Through his word and the Holy Spirit, God also warns believers before he imposes harsher discipline. Many sinners, however, become spiritually blind and ignore these warnings. Parang si Jehoram lang. Yes. In response to our sin, possible financial hardships. Mm-hmm. Okay, number 5 tayo. Oo, number 5 tayo. Okay. Mr. Joe. Ayoko pa. Cause Jehoram to understand his covetousness. Ko talaga ibig alam na alam mo ko. God allowed pagan armies to loot and steal all of Jehoram's wealth. When sinners is consumed with covetousness, God can use financial pain to discipline the sinner and bring him back. 6, when Jehoram failed to respond, God disciplined. Dapat na. Mamaya pa yan pala. Oh, binasa na. Hanggang doon lang, number 6. Hanggang doon lang po tayo. Loving number God, 5. In response to our sin, possible personal hardships. I cannot relate here. Okay, number 6 tayo. 6. Ako na ba? Sister Fe. Sister Fe. 8. When Jehoram refused to repent, God allowed him to die in painful death. And without the honor of being buried in David's tomb. God will also judge a sinner as a last resort when he or she refuses to repent. Amen. And in response to our sin, God's judgment is if you refuse to repent or you refuse to repent. Yes. Okay. Tayo okay. po ay ano? Anong oras na? Alas dos na. Alas dos talaga. Okay. Gising pa kami. Kami na, gising pa. Makain pa nga ng ginatang halo-halo eh. Ayan. Naalo ako, naaliw ako dun sa ating ano, pinag-aralan about dun sa apologetics about Elijah. Paano nga naman nakarating? Ano, Pastor, this is one of the things that why we are reading the Bible. Kasi this is one of the questions that unbelievers might throw. Diba? They're finding faults in the Bible. So for yes, us, they would always. Yes. So we must always know how to respond back. Kaya it's very important. Katulad niyan, di ba? We have read the Bible back and front, to and fro. But right now, reading each and everything, parang dadaanan mo to pero still iba yung ano, iba yung explanation, di ba? Sa basa actually, na yung life, ilang beses na. Yung life ni Jehoram nga, short lang siya, short lang dapat. Ibig sabihin, yes. Natatapos nga dapat lang to ng ilang slides lang. Pero, ang daming dapat nabalikan na na aspeto na it's still like a big question. Especially nung paano nga lang nakatanggap si, ano, si Jehoram ng letter ni, ano, ni Elijah. Na di ba sa, ano, sa second King, Second Chronicles, patay as of Second King na. Palang namatay now, na si ano. Now we understand talaga why naman. There are apologetics. Kasi nga ayan, marami, na,
maraming ang sa iba loopholes in the Bible. Actually, there's ano, kailangan talaga i-explain nila. In that way. Okay. So tayo po ay mag-closing prayer na bago tayo sa ating announcement. Sister Violet. People, let us pray. Heavenly Father, we thank you, we honor you, Panginoon. Salamat, Panginoon, napaka-fruitful ng gabing ito, Panginoon. Salamat, Father God, nag-enjoy po kami as we study your word, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa additional wisdom and knowledge na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa tinuro niyo po sa amin, Panginoon, na mas marami, lalim po na naintindihan namin, Panginoon, ang buhay ni Jehoram, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lessons na natutunan namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, as we sleep, Panginoon. Ingatan niyo po kami, mangusap po kayo sa aming dreams, Father God, and bigyan niyo po kami ng masarap na tulog, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Sister Josie. Patuloy niyo siyang gabayan, patuloy niyo siyang samahan, Panginoon. Ganun din kay Pastor June at with his yes, family, Panginoon. Ma-enjoy niya po yung vacation, yung time na kasama niya po, Panginoon, ng family niya doon, Panginoon. And kayo po, Panginoon, na mag-provide financial blessings sa kanya, Panginoon. Yes, Lord. Atan niyo po siya, Panginoon, as he travel back to UAE pag dating ng May 2, Panginoon. At makasama po namin siya ulit this coming first week, Panginoon, of Sunday, Panginoon. Yes. Ganun din, Panginoon, ingatan niyo po sila, Badet and si Ramil, sa pagpasok bukas, Panginoon, sa pag-drive ni Ramil. Ganun din po kami ni Ivic dito, Panginoon. Ganun din kay Ate Vivi at Julian sa kanyang pagpasok. We also pray, Panginoon, kaya si Josie, Panginoon, help her, Panginoon, and give her wisdom, Panginoon, ganun din, and bless her financially, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang gabing ito, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo ang blessing, ang papuri, Panginoon, and honor, Panginoon, that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So alam naman natin yung sunod na may responsibility, it would be Brother Evic all sa April 30. And then since we are studying the Kings, in relation to that, I'd like to throw this assignment to all of us para makita naman natin ang significance of the day when we were born. Kaya ang gagawin po natin, you have to research and share next week, next meeting, the exact day of your date of birth. I think I was born Wednesday. And then you have to also search important or significant events that took place on the day of your birth, either global or local. Ano bang nangyayari noon? On the day itself lang, Pastor. The day itself, not necessarily, the day itself, not necessarily on the year or the month, on the day itself. No, the day. I remember po April 16, nagkaroon ng declaration during the time of Marcos na ano siya, magkaroon ng special day ang Marikina. So, nalaman ko that took place on April 16. Pero may war sa Vietnam. Pastor, this day on history. This day in history, though. Makita lang din natin yung significance on that day na you were born. Do you think it is significant or is important also to know, no? Nung mga nangyayari during that time. Correct. Okay? So, share natin yan. Sabihin niyo po kung anong araw kayo ipinanganak. Anong araw ba kaya kayo pinanganak? Either ano ba? Wag na yung time, ano lang araw na lang. Okay? Bigla ako na. So, God. Okay, God bless everyone. Magpicture God na bless po tayo. God bless everyone. Ay, picture. Hindi pwedeng ay, have you seen, picture. Pastor, have you seen that ano, that si Bishop Marmari, he's from Australia and he's a bishop of Orthodox, which is Christian. Yes. Nakita mo yun, di ba? 2 weeks prior to that, he received an ano, yung mga blogs niya na he will be attacked. Uh-huh. Tapos sabi niya ganyan. Sabi niya, I'm not sad. I am happy. Sabi niya, I'm elated because that day I'm looking forward to be with our Lord Jesus Christ. So I'm not scared. Uh-huh. Exactly 2 weeks and 15-year-old na naka-black all but he was on the, mayroon siyang YouTube. He was being stabbed. Ako din, ako may YouTube.
ako may YouTube channel, meron akong video na nag 20,000 20,000 views. Wow, very good. Tapos nung i-stab na siya, alam mo ang aling talaga ng Panginoon. Nung, yung palang knife niya, hindi bumukas. Merong, hindi bumukas. Nung ini-stab niya si Bishop Marmari. Tapos after that, nung binuksan niya na yung knife niya, kasi parang ano siya, lumalabas siya. Alam mo, naputos niya, tatlong daliri. Oo, tatlong daliri niya natanggal. Yes. At samtalang si Bishop Marmari, nasaksak, pero very ano lang, very light lang. And he's still alive. Sabi niya nga, I forgive you. Sabi niya, sabi nga ng ganyan, doon nung makikita talaga na hindi mo katatakutan talagang kamatayan when you are with the Lord. Mm. Di ba? You are expecting it. Kumbaga sa yes. Yun yung niya. Kaya, trend of thought lang. Mm. Kasi napag-usapan si Badet, si Sister Badet, mayroon na rin blinds, si Sister Joy blinds din. Kung ako po Japan blinds, sa kanya po ano tawag dito? Korean blinds or whatever. Korean yan, Kibadet, Taiwan blinds. O, di ba? Nagkaroon uli ng earthquake sa Taiwan. Taiwan ba o Taipei? Taiwan. Oh. Di ba nag-earthquake uli? Kamarin din yata bumaha, di ba? Saan po? Sa China. Sa China baring, bumaha. Baring, parang may nakita. Ewa ko kung sa bahari. Anong forecast ng weather sa UAE now? Hot. Sunny. Bright and sunshine. Di ba sunshine na kayo eh? Okay. Pero may isang area ulan. Tsaka yung yung mga taga rito sa Pilipinas, bilib no, yung last week nakita na nabaha, pero pagka few days lang clear na yung Abu Dhabi, yung Dubai Airport, wala nang tubig. Na restore na agad yung hindi pa huhuli ang Pilipinas kung clear na clear ang airport, o di ba nasunog ngayon 15 sasakyan, o di ba clear na ngayon? Oo nga, grabe, no? Nasunog. Nasunog yun. Ano yata yun? Ningas na yata yun? Oo, pero dry ano yan, malamang yung pastor, merong nagsigarilyo, nagtapon dun sa grass. Yun diba? Lang, oo. Mm-mm. Violators. Pero sinagot naman ng Naiya eh. O, diba? Okay po, picture na tayo. Picture na, Badetsky. Asa si Ramil? Mulay? Asa ko si Ina, ay, ate. Ah, late na rin kasi Mary, kami. Mary Martha, ha? Okay, 1, 2, 3. Smile. Smile. Okay na po. Okay. Hey po. Good morning, thank everybody. You. Good morning, everybody. Bye. God bless. Sister Fen, I send ko na yung address, ha? Nandiyan din siya address, Sister Badet, di ba? Awa, Pastor. Okay, God bless.